Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. Ano ba ang bayani? Mula Hunyo ng taong ito, ito ang tanong na aking sinasagot sa pagsasalita sa kalahati sa 36 na paaralan sa buong bansa na pinuntahan ng Artikulo 1 Productions at ng Dakila, Philippine Collective for Modern Heroism, upang pag-usapan kung ano ba ang kabayanihan para sa henerasyon ngayon na tinatawag na Millennials. Ang forum na tinawag na Bayani Ba To? Ay nagpalabas din ng preview ng pelikulang Heneral Luna na ipapalabas sa September 9, Wednesday, sa mga sinehan sa buong Pilipinas. Madalas sa madalas, kapag nanonood tayo ng mga historical films ukol sa mga bayani, parang feeling natin ay ang linis-linis at hindi nagkakamali ang ating mga bayani. Parang hindi sila tao, bato, monumento. Kakaiba ang Heneral Luna sapagkat ipinakita nito ang kontrobersyal na punong heneral ng rebolusyon na si Antonio Luna bilang isang tunay na badass, mainitin ang ulo, nananampal ng mga miyembro ng gabinete, arogante at mayabang. Sa galing ni John Arcilla, naging tila siya mismo si Luna, isang hindi perpektong tao tulad nating lahat, ngunit taong tumitindig sa isang prinsipyo, ang magturo ng disiplina sa hukbo, upang pagkaisay ng mga Pilipino para lumaban at hindi makipagkompromiso sa mga Amerikano. Ayon sa director, editor at musical scorer nito na si Gerald Tarog. In a way, ito yung nakakatawa sa buhay ni Luna. Antonio Luna was active during the Philippine-American War. Pero kahit bagano kalaki ng mga Amerikano, kahit bagano nila kagaling, mas nahirapan sa mga Filipinos. Confident siya sa mga Americans eh. Feeling niya with enough strategy kaya niyang talunin yung mga Amerikano. Pero yung mga Filipinos na dapat kakampin niya, dun siya nahirapan. So yun yung nakakatawa sa buhay niya, and at the same time yun yung tragedy ng buhay ni Luna. And in many ways yun yung tragedy ng pagiging Filipino, na ang pinakamalaking kalaban natin hindi colonizers eh, kundi sarili natin. We want these ideas to be out there so you can start asking questions about your own national identity. Pinag-isipan ng mabuti ang pelikula, hindi minadali. 17 taon matapos na isulat ni Henry Francia at Eduardo Rocha ang script ng Heneral Luna, muli itong isinulat ni Tarog at nagkaroon ng isang taong research bago ginawa ang pelikula. Maging ang production design ay kumonsulta sa mga eksperto sa uniforme at himagsikan mula sa grupong Buhay na Kasaysayan, sina Engineer Pedro Javier at Teacher Sumacuel Josalia. Mararamdaman mo mismo ang hirap at sakripisyo sa himagsikan na para kang naroon. Tasteful din ang mga artistic licenses at hindi nababoy ang kasaysayan. Hitik sa aksyon, comedy at drama, ito ay para sa lahat, kahit sa mga pabebe. Si Gerald Tarog ay gumawa ng isang obra maestra, hindi isang monumento para kay Heneral Luna na mas matibay pa sa bato, sapagkat binuhay niya ang bayani para makilala natin. Kahit sa magkasintahan, di mo maaaring sabihin mahal mo ang isang tao kung hindi mo pa siya kilala. Hindi mo maaaring sabihin dinadangal mo ang mga bayani kung hindi mo sila kilala. Hindi mo maaaring sabihin mahal mo ang bayan kung hindi mo alam ang kanyang kwento. Ako po si Xiao Chua, Pas Television ng Endak. Shout out.